Hi everyone! For today's video ay gusto kong i-share sa inyo kung paano po natin malalaman kung recommendable po yung ating account sa Facebook. Medyo mahihirapan po kasi tayo ma-monetize kung hindi po recommendable ang ating account. Kaya yung iba siguro hindi pa rin ma-monetize dahil hindi nila alam kung malinis ba yung kanilang account. Pag lumabas po sa inyo ang kagaya nito na recommendable ang inyong account sa Facebook, ganito po ang makikita nyo. Content is recommendable. You may check na yun. Then yung profile has no violation. So, paano po natin malalaman? Come on guys, samahan nyo ako. So, first natin gawin ay buksan po muna natin ang ating account sa Facebook. Then, kung po sa baba ay makikita nyo po yung logo ninyo na may picture nyo po. So, i-click nyo po yon. Then, help and support. Then, support inbox. After po maklik nyo yung support inbox, lalabas na po yung your alerts. Doon nyo po malalaman yung mga violations, mga restrictions nyo po kay Facebook. So, ayan, makikita nyo yung akin. Ay, meron akong mga music copyright. Pero, lahat pong yon ay pina-change ko po kay Meta or kay Facebook, ano po yung dapat niyang gawin. So, sinunod ko lang po siya. Kaya ang lumabas po dito ay close. Marahil nagtataka kayo dahil bakit nandoon pa rin siya sa aking your alerts. Mamaya po malalaman ninyo na wala na po siya talaga actually doon. Hindi lang po siya talaga madelete dito. Ngayon, kung sa inyo po ay may makita po kayo sa inyong your alerts, ay pwede niyo pong burahin. Pero hindi niyo po siya mabubura dito po sa your alerts na ito. So, ang tanong, paano po natin mabubura ang ating mga violations sa your alerts kung kayo po ay meron? Pero by the way mga guys, dapat po masagot nyo muna kung ano po yung dapat ninyong gawin sa ipinapayo ni Lolo M kung para malinis po naman natin yung ating accounts. Kasi po hindi ko po nakuhanan kung ano po yung dapat na gawin kapag may mga copyright music. Hindi ko na po siya na-screenshot. So, malalaman nyo na lang po yun kapag nandun na kayo sa situation na yon. So, nagpunta po ako sa Opera Mini. In-open ko po siya. Then, itinide ko po yung M-Basic Facebook. Dahil doon po sa M-Basic Facebook, ay makikita nyo po yung old Facebook na dati natin ginagamit. Hindi po yung updated. So, ayan. Pag na-open po natin yung M-Basic Facebook, i-ano nyo po kung hindi pa po kayo nakakalagin, ilagin nyo po yung account nyo doon. Then, kapag nakalagin na po kayo, pumunta po kayo, scroll up nyo po yung inyong Facebook. As dahil nandun po sa baba, makikita nyo po yung help. Then, kung na-click nyo na po yung help, scroll up nyo po pataas uli at makikita nyo ang support inbox. Kapag na-open nyo na po yung support inbox, lalabas po doon kung meron kayong violations o wala. Dito po sa akin, wala na po dahil nalinis ko na nga po yung aking support inbox. Ngayon, kung kayo po ay meron, nakita, pwede nyo po siyang madelete isa-isa. Sa pag-delete po, i-click nyo lang po isa-isa yung bawat violations ninyo. I-click nyo po, then may lalabas po doon na delete. Alam ko po kasi yung ginawa ko, natatandaan ko po. So, i-hold nyo po yung violations nyo na yon, then may lalabas po na delete. Ayun, hanggang sa ma-delete, isa-isahin nyo po siya hanggang sa maubos po yung mga violations ninyo. So, kapag naubos nyo na po, wala na po kayong makikita. Paano nyo naman po masusure na malinis na ang inyong account? Ito naman po yung isusunod kong ituturo sa inyo. So, ang next na gagawin natin ay bumalik po tayo sa ating account, sa bagong Facebook account natin, hindi po yung sa M-Basic. Sa baba po uli, i-click nyo po uli yung logo ninyo, then settings sa taas. Ito po, ayan, makikita nyo po. So, kapag na-click nyo na po yung settings, scroll uli pataas at mahanapin nyo po yung pages. Then, i-click nyo po yung pages. And under your name, ay lalabas po ang profile recommendation. So, i-click nyo po yung view. Kapag na-click nyo na po yung view, malalaman nyo na po kung ang inyo pong account ay recommendable po ni Lolo M. Malalaman nyo po kung meron pa po kayong mga violations doon. So, yun po yung dapat yung gawa ng paraan kung meron pa po kayong makita ang violations. Balikan nyo po uli ang inyong mga violations, pwede nyo pong i-ticket or baka meron po kayong dapat na gawin, magpasa kayo ng ticket sa Meta or kay Facebook. So, yun po. Mababasa nyo dyan ang inyo pong account ay recommendable ni Facebook dahil nandun po sa check na blue, yung content is recommendable and yung profile nyo has no violations. Yun lamang po. Sana may natutunan po muli kayo sa aking isinare na ito, lalo-lalo po sa mga baguhang katulad ko. Kailangan masigurado po natin na malinis ang ating Facebook. Yun lamang po. Salamat-salamat po muli sa panonood ng video kong ito. And don't forget, follow for more para sa mga susunod ko pang mga tutorials at mga videos na i-upload. Thank you and God bless. Bye-bye!